tinawagan na kami or tinext kami rather yesterday para i-claim ang passport. So slightly worried, pero kampante naman kami na makukuha namin yung justisya ng visa. So ito po siya guys, ang Reli Tours para sa pagki-claim ng visa. Okay, nandito kami ngayon sa MRT North EDSA Station kung saan papagtasin naman namin ang Mega Mall. So, ito yung pinaka first stop ng MRT dito sa EDSA. So, as you can see, maraming tao. Sobrang dami. Hindi naman maraming sobra. May mga ano pa rin. Dati pa rin mga reservations. So, definitely, medyo may pagbabago ng konti as compared mo sa ano. Sa dati. Kasi dati siksikan, ngayon hindi na. So ito po ang kaganapan sa MRT 7 dito po sa EDSA, North EDSA. Kami ay papunta ng Mega Mall. At magche-check kami sa Reli Tours kasi sa Reli Tours nandun lahat ang mga visa application papuntang Korea at Japan. Dati na namin ginagawa yun. So, since tapos na kami sa APE o annual physical exams, laboratory and everything, kami naman ay pupunta sa Mega Mall para mag-check ng status ng mga application papunta dyan sa lugar na yan. So, I'll keep you posted guys kung ano ang kaganapan. So, for the meantime, ito po ang MRT dito po sa North EDSA Station. Okay guys, welcome to my vlog again. As you can see, nandito kami sa food court ng Mega Mall. So, stress ang MRT as usual. Pero what we can do? Wala. So,
So mag-relax na lang kami. So natapos na yung agenda namin. We were able to pass by through Reli Tours actually. So ang Reli Tours ay mag-process ng mga visa if you're planning to go to Korea at saka Japan. So fortunately, mag-apply kami ng visa muna sa Japan kasi yun ang muna ang target namin. So we're hoping na makapag-apply ng multiple and will be granted multiple visa. So, for the time being, nag-inquire kami kung ano yung mga process, ano yung mga requirements sila, ano yung mga possibilities na pwede naming ma-submit just in case kami po ay mag-apply ng multiple visa. So, nandito lahat yung mga requirements. So, I'm not gonna be able to detail to you kasi medyo masalimuot. So, one of the requirement is bank certificate just in case, and then a letter asking or requesting for a multiple visa, and then one thing more na nawala na doon sa listahan ng mga requirement is yung PSA birth certificate kasi tinanggal na nila yon. So medyo relieve ako doon dahil masalimuot ang PSA, i-request mo pa yan sa PSA either online at magbabayad ka ng 450, it will take a day or 3 or 4 days. Otherwise, punta ka sa PSA mismo para mag-apply at pilabalde with an appointment. So, masalimuot na naman yun. So, ayun guys, yun yung sinadya namin dito sa Mega Mall right after na magpa-medical annual physical exam kami sa North Vertis sa Precision. High precision plus. So, Diagnostic plus. So, yun na lang siguro pwede kong i-share sa inyo for the meantime kasi medyo mahaba-haba na rin tong vlog ko at saka marami na rin kami napuntahan. So, what we can do is just to make a brainstorm kung anong pwede naming steps na gagawin para sa pag-a-apply ng visa sa Japan. So, meron na kayong hint kung ano yung mga next travel tips and next travel namin. So hopefully, by the end of next week, we'll be able to submit sa mga requirements na hihingi naman ng Reli Tours para ma-proceed ang pag-apply namin sa Japan Embassy. Oh, okay, docs? So, right again, ito po si Rene Mandalakbay, signing off. At kung nagustuhan nyo at may mga comment kayo dito sa vlog na to, feel free to comment down below, like and subscribe to my channel along with my partner na nandito ngayon. So, yan siya, kasama ko siya ngayon. At we'll be able to go through again with the process at sa pag-a-apply namin at pag-bisita namin sa Japan. Wala raw siyang alam. Char. So, ayun na guys. Ayun na po ang bahala. Like and subscribe to my channel. At Reli Mandalakbay. Bye! Okay guys, andito ako ngayon sa aming baluwa. So, at the moment, kami nagre-ready dahil very important ang araw na ito dahil kami po ay pupunta ng Mega Malls, specifically sa Reli Tours kasi kukunin namin ang passport namin dahil kami po ay nag-apply ng visa. So, we're hoping na visa granted kami. So, fingers crossed guys, kasi tagal na namin inintay ito. So, we're eyeing for a multiple visa. So, sana, in God's will, magbigyan kami ng pagkakataon na makapag-travel on a multiple times na hindi na kailangan mag-apply pa ng visa. Dahil yun naman talaga ang objective namin is makapag-apply kami ng visa at makapag-travel kami ng hindi na kailangan pang pupunta pa ng travel agency para i-reapply ang visa. So, ayan guys. So, let's check on that later kung ano ang mangyayari. Okay, Docs, nandito ako sa bahay namin. Okay, bye! See ya! Sa Annapolis, so nasa baba kami at kami ay on the way na sa Mega Mall. So, let's just keep posted and we'll see kung ano magiging outcome ng aming visa na ina-applyan sa Reli Tours. Okay, Docs? Okay, so, andito na kami ngayon sa
Grab. Nag-grab na kami going to Mega Mall para at least dire-diretso na. So, we'll see kung ano ang magiging kalagayan ng aming na-apply na visa. So, keep fingers crossed, guys. Bye! Okay, guys. Andito ako ngayon sa Mega Mall. In between Mega Mall A and B. So, most likely nandito ako sa Mega Mall B kasi nandito yung Reli Tours. So, eto siya, guys. And I'm about to claim my passport kasi tinawagan na kami or tinext kami rather yesterday para i-claim ang passport. So, slightly worried pero kampante naman kami na makukuha namin yung hustisya ng visa. So, ito po siya, guys, ang Reli Tours para sa pag-claim ng visa na inaplayan mo. So, medyo marami ang tao. So, yan siya, guys. Kung nagbabala kayong mag-apply ng visa, feel free to inquire dito sa Reli Tours kasi nag-accommodate siya ng visa para sa Japan at saka Korea. So, this is it. Tingnan na lang natin ang outcome. Okay, guys. Andito ako ngayon sa Reli Tours inside. So, as you can see, may friend ako nandito sa tabi ko. Actually, classmate ko. Ito siya. Ito ko nagbabalaki mag-apply ng Korean visa. Ito po, hanapin nyo lang si Alex Rebillo. Siya na po bahalang mag-accommodate sa inyo at planchahin ang lahat ng requirements nyo para ma-approve kayo ng madalian sa Korea. Okay, docs? Okay, guys. Medyo speechless, but I'll give you the summary kasi kakukuha lang namin ng passport namin sa Reli Tours and we're actually requesting for an application visa. Multiple visa actually to Japan. So, nakuha na namin ngayon. So, luckily, approve po kami. Ayan po ang visa. So, hindi ko nabibigay pero it says here, granted kami, nag-apply kami ng 24, ng 22. So, October, ang visa will expire on October 24, 2027. So, 5 years to be exact. So, ano po ba yung mga requirements? So, some of you would wonder, paano ba ang pag-apply ng visa? Multiple. At ano-ano yung mga requirements in order for you to be granted ng multiple visa. So, I'll just give you the summary. Kasi ito naman yung requirement na nandito lahat, na naka-line up. Sinunod lang namin. So, at least meron kang application form. Yung passport mo dapat valid for 6 months. A photocopy latest 2x2. Birth certificate, pero dahil nakapunta na kami ng Japan, for second time na yung partner ko is first time, hindi na kami ni-require ng birth certificate. And then, daily schedule of Japan. Bank certificate, importante yan kasi doon nila i-base kung meron kang kapasidad na mag-travel sa Japan para i-grant kanila ng multiple entry. And then, ITR. ITR should be latest. So, dapat latest ang ITR nyo at hindi kayo dapat nag-miss out pag nag-a-apply kayo ng mga visa. And then, request letter for the multiple visa. Very short and precise. Yun lang naman ang inaplayan namin. And then, luckily, granted kami. Ang application pala, fee is actually 1,450. Once na hindi ka mag-grant ng multiple visa at single entry lang ang may bigay sa'yo, ibabalik nila yung 500 para mag-grant ka lang ng single entry. Ibabalik nila yung 500 kasi yun naman ang usapan, arrangement dun sa Reli Tours. Otherwise, kung multiple entry,
yung 1,450 approximately 1,500 hindi na din babalik kasi 5 years naman na binigay nila sa iyo. So yun yung application fee. So just to summarize sa mga requirements sa mga nagbabalak pong mag-apply ng visa sa Japan na ma-appeal ang multiple entry, make it sure na okay mandaya ng mga requirements ninyo kasi madidetect nila yan. At saka dyan pa lang sa pagpaprocess at saka agent na nag-facilitate ng mga papers ninyo, malalaman kagad nila kung peke ang mga dokumento mo. Even the bank certificate, kasi importante yan na maibigay mo yan sa kanila ng legit. Kasi sinasala nila lahat ng mga requirements para nang sa ganoon, maipasa mo yung visa na nire-request mo, regardless if it's a single entry or a multiple entry. Since hindi naman na kami bago sa Japan, nakapunta na kami, so we decided to apply for multiple entry. So, visa granted kami guys. In-apply lang namin to ng Friday, pinasok ng Monday kahapon, and then Tuesday tinawagan kami ng gabi, and then right now, Wednesday, nakuha na kagad namin. So, again, ang mga requirements para mas madali nyo ma-avail yung visa na nire-request nyo, either single entry or multiple entries, just like us, sa amin, nag-apply kami ng multiple entry. Ang requirement po is valid passport, visa application form, daily schedule in Japan, bank certificate, at saka requesting letter for multiple entry. And then that's it. Kayo na ang bahala maghintay kung kailan ma-avail yun. So happy kami at we'll just reassess kung ano at kung kailan kami mabiyahe. But for the time being, ito na lang muna ang objective namin, ang makakuha ng multiple visa. Next stop is Korean visa. Korean visa, and then after that, most probably Shenzhen. So, kung merong kayong katanungan, feel free to comment down below, like and subscribe to my channel para notified kayo sa lahat ng mga activities namin at sa mga travel plans namin. So, you will be guided as well. So, see you!